Amy, ano rin yung komento niyo po dito about sa other measures? And yung next po na ipakita. Yung sa candidates for escalation to alert level 4, malalaman natin officially on Thursday kasi ipipresenta po namin yun sa technical working group on data analytics kung sino talaga officially ka. Pinag-uusapan pa rin yan, despite the fact na may recommendation, hindi lahat ina-adapt yun yung ano. Pangalawa, si NCR, banggit ko nga kanina, mababa na ho significantly ang mga kaso. Number of cases sa NCR is, I think, sa average na lang of 4,000 in the last 2 days. So, mababa na yan from all-time high of 17,000 cases a day, new cases a day. So, bumaba na. Pangalawa, again, inuulit ko yung healthcare utilization rate sa NCR ay low risk na, which is around 47% in the whole of Asian Capital Region. So, mukhang hindi ko na nakikita na mag-alert level 4. I-maintain yung alert level 3. Kung ma-stabilize natin most probably in 2 weeks yung ganong mga numero at yung average daily attack rate ay mag-less than 7 at or yung 2-week growth rate ay mag-less than 200%, baka pwede na tayong mag-alert level 2 in 2 weeks. So, sa amin naman, talagang nag-meeting kami lahat ng mayors, MMPA, kahit si EPA, I see using EPI and then DOH at may iba pa kami mga kasama members ng IATF. So lahat yan, pinag-aaralan ang maigyan, masusing pinag-uusapan. Then hindi pwedeng iba-iba din ang deklarasyon dapat dito sa NCR dahil connected talaga kami. Yung mga taga-Pasay, nagtatrabaho sa Makati, taga-Makati, nagtatrabaho sa Las Piñas, etc. So talagang bago po kami nagde-decide, pinag-aaralan ko. Kaya hindi ko pwedeng masabi kung anong i-decide natin dahil dahil nga interconnected. Naaapektuhan din ang decision ko ng sitwasyon ng ibang sila. Thank you. The President is still asking, requesting, and telling everyone, no, to have themselves vaccinated up to the booster shots, no. Yung booster shots naman ang pateros, isa rin sa may pinakamataas na vaccination rate, pero yung boosters lang gumagal. Pero right now, bumabalik na sa dati, fake news po yun, nagkamali lang, misinterpret. The President is asking everybody to have their booster shots for those already vaccinated. And for those who have not vaccinated, magpabakuna po tayo. Kinakausap ko po si GM doon kung pwede mag-concert siya para mahikayat ang ating kababayan na magpabakuna. Well, uniulit natin, yung mga kababayan natin na gumagamit ng fake vaccination card o nagbebenta ng fake vaccination card, binabalaan po namin kayo. Nandito yung ating, nandito kanina si Colonel Padayos, no? Kayo po ay huhulihin, falsification of public documents po yan. Pwede po kayong kasuhan at ipulong. So inuulit ko, binibigyan namin ng warning ating magbabayan, huwag kayong gagamit ng fake vaccination card. Huwag kayong magbebenta o gagawa ng fake vaccination card at kayo pag nahuli, kayo po'y kakasuhan at ipukulong. So that's a clear warning to everybody. And we will be very strict about this because the vaccination card is a very critical document for every Filipino right now who wants to access basic goods and services in our country right now. Sa amin naman, talagang tinitignan maigi at ini-inspect sure from time to time, randomly. Kaya nga, meron kami nahuli kahapon. Nagtitinda ng vaccination card na fake. Kaya nakakulong po sila. Kaya ang warning po natin sa public, katulad din ang sinabi ni Yusek Epimatodensin, na mag-ingat po kayo at huwag makipagpuntsyama doon sa mga hindi magaganda ang kalooban na nagbibenta ng fake vaccination cards. At yung mga mamamayan, huwag na po natin itong payagan. Tayo na mismo ang umindi sa hindi magandang gawain ng mga tao. Sa vaccine